Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito na ang panibagong episode full review ngayong araw ng Abot, Kamay na Pangarap. At umalis nga si Zoe at hinabol ang kanyang kaibigan. Ngunit sa hindi sinasadya ay nasagi ng lalaki itong kanyang kape sa dibdib mismo ni Annalyn, na nagkataon naman na si Locke ay nandun nga at agad tinulungan ni Locke itong si Annalyn at inassist. Ngunit ang sinabi nga ni Annalyn kay Locke na iwasan na umano siya at kung ano yung space na hinihingi ni Zoe ay ganun din yung hinihingi niya. At sinabi buti na lang umano ay nandun si Regan at nakaligtas at hindi na naman nagkagulo, dahil umano kung hindi dumating si Regan ay malaking iskandalo at gulo ang nangyari sa araw na yon. At dahil nga natapunan ng kape itong si Annalyn ay agad siya inassist ni Locke. Samantala ay bigla namang dumating itong si Zoe at kitang kita na magkahawak kamay pala itong si Annalyn at si Locke. Kaya nanlaki ang mata ni Zoe at nagalit at nakaramdam nga ito ng matinding silos. Ngunit dahil nga na mabait na si Zoe at mahal niya na ito bilang kaibigan si Annalyn, ay agad itong nag-approach at tinanong kung bakit hawak ni Locke ang kamay ni Annalyn. At ipinaliwanag nila na umano'y natapunan siya ng kape ng isang lalaki at nagkataon na nandito naman si Locke, kaya niya ito tinutulungan. At agad naman pinabura ni Locke ang sinabi ni Annalyn at sinabing siya umano yung gustong pupuntahan ni Locke at hindi si Annalyn. Ngunit itong si Zoe ay sadyang matalino at inisip niya agad baka si Annalyn nga itong gusto ni Locke. Kaya nga naman sinubukan niyang isipin na baka kailangan umano na puntahan na itong restaurant kung saan nakita nga niya si Annalyn at umano'y kung saan nagpa-reserve din si Locke dito sa restaurant. Samantala, bulong-bulungan pa rin sa ospital ng Apik itong paghiwalay ni Locke at ni Zoe. At dahil doon ay natanong nga ni Zoe sa kanyang makasamahan kung kilala nga ba nila itong babae umano ni Locke. Ngunit sabi nga nila ay hindi nila kilala at wala namang binabanggit si Locke. Samantala, dahil nga sa mga nagtatanong tungkol sa naging relasyon ni Zoe at ni Locke, ay biglang nabanggit ng kaibigan ni Locke na kilala niya umano itong nagustuhan ni Locke. At nung tinanong ni Zoe, ay agad niyang sinabi na si Dr. Annalyn Santos. Kaya nga naman nagulantang itong si Zoe at nagalit kung bakit umano hindi sinasabi ni Annalyn sa kanya na may gusto pala si Locke. Agad naman sinabi ng kaibigan ni Locke, ipapano naman masabi ni Annalyn sa iyo na may gusto si Locke? Eh hindi nga umano sinasabi ni Locke kay Annalyn ang kanyang nararamdaman at sikreto niya lang ito umano at hindi pa niya ipagtapat kay Annalyn. Ngunit sabi ni Zoe, eh bakit pa si Annalyn? Bakit pa si Annalyn? Eh bakit hindi na lang siya umano? At sabi ng kaibigan ni Locke, ay hindi ko alam, basta't ang alam ko ang gusto ngayon ni Locke ay si Annalyn. At dahil dyan ay naisipan ni Annalyn na ipacheck itong CCTV sa restaurant. Agad niya itong pinuntahan at hindi nga papayag ang babae na i-check ang kanilang restaurant CCTV dahil privacy umano ito ng kanilang mga kliyente. Ngunit nag-abot ng malaking pera itong si Zoe para i-check at titingnan kung ano ang laman ng CCTV at para makita niya umano kung sino ang nakasama ni Locke. Dahil nga sa pag-review ng kanyang CCTV, ay excited na itong si Zoe at dahil gusto niyang malaman kung sino nga ba yung kadate ni Locke sa araw na yon. Samantala, itong si Annalyn ay pinaghahandaan ng anila itong Devo, birthday o mano, na parang gagawin na rin Devo. At dahil hindi nga siya nagkaroon ng Devo, ay paghandaan ni Lynette at ng kanyang mga kaibigan itong birthday ni Annalyn. At talaga nga naman excited na rin ang mga tao sa kanilang bahay pati yung kanyang mga kasamahan sa Apik
at pati na rin si Dr. Tanyag, at itong inihanda nilang surpresa kay Annalyn, surpresa na mula kay Zoe at kay Dr. Tanyag. Kaya abangan po natin sa susunod pa na mga episode, ano kaya ang malalaman ni Zoe doon sa CCTV copy na hinihingi niya sa restaurant. Malalaman niya na ba na magkasama si Annalyn at Locke sa araw na yon? At ano ang gagawin ni Annalyn kung malaman niya na si Zoe pala ay kinuha ang record ng CCTV sa restaurant na kanilang pinuntahan ni Locke? Yan po yung ating dapat aabangan sa sunod na mga episode ng Abot Kamay na Pangarap.